Hi mga kabayan, welcome back sa ating panibagong video mga kabayan. So it's been a long time na hindi ako nakapag-upload dito sa aking YouTube channel. So welcome mga kabayan sa mga bagong subscriber pala natin dyan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan, no? sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel, sa mga bagong subscriber, no? At saka sa mga bagong manonood ngayon nitong vlog na to is please subscribe sa aking YouTube channel para marami tayong ma-share na content mga kabayan. So it's been a long time na hindi ako nakapag-upload. So marami nagtatanong mga kabayan, no? Diretsahan na tayo. So marami nagtatanong worth it daw ba yung aking paglipat dito sa Croatia, mula Qatar hanggang dito sa Croatia, worth it daw ba yung sahod, no, mga kabayan, hindi na ba ako nagsisi kung napunta ako dito sa Croatia. So for this vlog mga kabayan, i-share ko lang sa inyo kung magkano yung sinasahod ko dito sa Croatia as a seasonal job applicant mga kabayan, no? Worker mga kabayan. So itong vlog na to is para to sa mga nagtatanong na walang sawang tatanong mga kabayan kung magkano yung sahod at saka kung worth it daw ba lumipat dito sa Croatia mga kabayan. So i-share ko sa inyo itong sahod ko mga kabayan, sana ma-inspired kayo, no? Kung nandiyan kayo sa GCC o sa Middle East mga kabayan, so at least makapag-isip kayo, no, ng maayos. At saka itong vlog na to is para ma-inspire yung ibang mga kabayan na nagdurusa dyan sa Middle East. Kumbaga, ranas din naman natin eh, kasi ako 6 years din naman ako sa Qatar. So alam natin sa Middle East, no. So dito sa Croatia mga kabayan is 1 year na ako under ako ni Busak. Before na yung nag-end ako kay Busak is last April mga kabayan. This April lang. So nag-end ako sa kanya, nag-resign ako kay Busak mga kabayan. Busak Employment. So hindi na ako under ng agency, pero ang binigay sa akin ng company dito is 6 months pa rin yung job, pero in-offeran nila ako na magstay dito sa island for long term mga kabayan, no. So pag-iisipan pa natin 'yan kasi winter kasi dito, napaka tahimik na lugar at saka walang tao mga kabayan, walang turista, so patay yung isla. So for today's video, ayan na mga kabayan, no, i-share ko sa inyo kung magkano yung sahod ko. Ayan sa screen mga kabayan, nakikita nyo, yan yung sahod ko mga kabayan sa whole month mga kabayan, sa buong buwan, no mga kabayan. Meron akong sinahod na 1,754.77 euro mga kabayan sinasahod ko. So may tanong, buo na ba yan mga kabayan, yung 1,754.77, buo na ba yan makukuha ko? Fix na ba yan? So hindi pa mga kabayan, kasi may binabayaran akong insurance, tax. So tatlo pong binabayaran ko, dalawang insurance sa isang tax mga kabayan. So yun yan ang tax ko, 20% mga kabayan binabayaran ko sa tax. So magkano yan? So 147 yung binabayaran kong tax mga kabayan, euro. Tapos yan sa insurance ko, tap ko niyo sa screen. Yan yung insurance ko, 15%, 5%, 2.16 euro. Tapos merong 79.39 euro mga kabayan binabayaran akong tax. So pakita ko sa inyo yung translator. Yan, kasi hindi natin maintindihan itong nasa sulat sa papel, kasi Croatian siya mga kabayan, Hrvatski yung salita. So ayan mga kabayan, so pinagtututal ko na lang dyan mga kabayan, nakita niyo sa screen kung magkano sa peso yung buong sahod ko. Kasi ang natitira sa akin, 1,289.36 euro mga kabayan. So basta itutal ko lang siya, nasa 72 point something sa Pilipinas mga kabayan, kung depende sa palitan. Kasi yung euro ngayon mga kabayan, buwababa, minsan 59 point something, minsan naman 60.60 mga kabayan, no? So malaki-laki. Sa kuna mga kabayan is 9,714.68. So malaki din siya dati, kasi before mga kabayan, nung under ako ni Busak, yung sinasahod namin is 600 euro lang. Tapos hindi pa siya euro ang pera dati, kasi hindi pa Schengen country. So yung sahod namin is 600 euro, nasa 4,400 kuna mga kabayan. Sobrang baba lang. Saka mababa yung palitan. So ngayon euro na. So hindi naman ako nagsisi, lumipad ako dito sa Croatia galing Qatar, no? Kasi sa Qatar ang experience ko mga kabayan, 6 years ako doon. Yung trabaho is 12 hours duty sa company namin, sa agency namin. Tapos night shift duty pa ako, wala siyang night differential. Baga
fixed na yung sahod mo kung magkano ang binibigay. So, sumasahod ako dati doon ng 2,000 katarial mga kabayan to 3,000 to 2,500 mga kabayan. So, mababa siya kung sa akin, kung kinumpara ko dito sa Croatia mga kabayan. Dito, 8 hours duty, no? Kita 10 hours ka man, pero bayad siya mga kabayan. Yung baga hindi siya fixed, bayad yung overtime. By the way mga kabayan, share ko lang po sa inyo mga kabayan. Dito sa company ko na to is, hindi namin yan, ito pala yung 1.74, 1,700 kuna, euro mga kabayan. Hindi ito siya kasama yung overtime mga kabayan. Kasi yung overtime namin dito sa isla, sa company, is binabayaran siya end of the season. Mabawa, end of the summer season dito mga kabayan. So, kung mag-end na tong summer season dito sa island mga kabayan, so makukuha namin yung overtime namin. So, makikita namin doon kung magkano yung total na hours na overtime namin. So, sa akin ngayon mga kabayan, nasa 300 na siya 300 point something hours mga kabayan. So, magkano yung per hour namin dito? 4.80 euro mga kabayan per hour dito sa island. So, malaki-laki naman siya. Magagamit mo din kung seasonal job ka lang, magamit mo yung overtime mo na yon. Pag gastos mo sa next winter, maghanap ka ng trabaho. So hindi ka magsisiro mga kabayan. So maganda lang dito sa island is malaking sinasahod, mag-ipon lang ng mag-ipon mga kabayan, no? Tsaka libre naman lahat mga kabayan. Kumbaga trabaho ka na lang, tulog, kain, kasi libre naman kain mga kabayan. Sa hotel, libre din ng kain. Manawa ka sa kain mga kabayan. So, yun lang mga kabayan ang sinishare ko sa inyo. Sana maraming na-inspired or maraming napaisip mga kabayan, no? Na magbubalak pumunta dito sa Croatia mga kabayan. So, nakadepende pala yan sa posisyon na in-applyan nyo mga kabayan, no? So, may mga previous vlog din ako kung magkano yung sahod ng ganito, magkano yung sahod. So, sa next vlog ko din, magtanong kayo kung anong mag-suggest kayo kung ano yung mga posisyon na in-apply niya dito. Magtanong kayo kung magkano yung sasahurin. Kasi meron naman tayong na-experience, no? Kasi may mga kasama din naman tayo kung magkano yung sasahod. Under by agency at saka sa direct mga kabayan. No? So, ayan mga kabayan, sana nakatulong sa inyo. And comment down below mga kabayan kung meron kayong mga suggestions sa video. So, sa mga sa nag-suggest pala, sa ibang nag-suggest dyan na mag-vlog ako sa mga construction na mga kabayan natin tatrabaho sa constructions, no, hindi ako makapag-vlog na kasi dito sa island. Malayo ako sa Zagreb mga kabayan, 7 hours ako mula sa Zagreb. So, ayun lang mga kabayan, maraming salamat sa inyo. Sa walang asawang suporta, nasa 10,000.3k na tayo subscriber mga kabayan. And more, please subscribe to my YouTube channel mga kabayan. Maraming salamat. See you sa next vlog. Don't forget to subscribe. Basta kami dito is magkuha, magbili lang ng sapatos.